Hi, once again. Thank you for considering our business package, our starter package at 3,495. So dito po sa recap ko lang, dito po sa ating package na 3,495, you will receive 3 blended teas na tig 500 grams each or total of 1.5 kilo. Then meron din po tayong 45 pieces of craft pouches and 100 pieces of tea bags. And then, dito sa collection na to, nagkaroon po tayo ng choices to choose among 4 collections. So, ito lang po ulit, i-recap ko lang. This is collection A. This is 3,495 and comprised of Rosy Kiss, Sangria Mama, Mighty Green Warrior. And then the collection B, Summer Kiss, Mighty Jazzy Cool, Coco Lush. Collection C, Spice Life, Blueberry Balm Detoxing. And yung ating collection D, which is Mighty Red, Jasmine Blues, and Cherry Peaching. Dito naman po sa portion na to, we will just have a short explanation on how to do the pricing. Okay? Sa starter package natin, the amount that you need to pay or the investment for that is $3,495. Mag-include na rin po tayo dito ng fee for shipping. We need to include that also in our cost. Kasi, syempre, binayaran din natin yung shipping. So, ipasok na rin natin. Mag-peg tayo dito, let's say, ng 300 pesos. Okay? So, your total cost for this package is now 3,795. Okay? Then, balikan lang natin ulit yung inclusion niya. We have 1.5 kilos ng teas. And then 30 pieces ng medium pouch. We also have 15 pieces of large craft pouch. And then 100 pieces tea bag. Now, ang total pouches na magagawa sa business package or sa starter package is 45 pieces. Now, yung tea bags, pwede natin siya lagyan ng 2 pieces per pouch. So, para, kasi loose leaf tea siya, para yung bibili sa inyo, matimpla din nila using the tea bag. Okay, paano ba natin nahatiin yung 1.5 kilos or 1,500 grams sa 45 pieces na pouch? So, for an example, ganito po ginawa ko. Yung 30 pieces natin na medium pouch, you can put 25 grams each. Okay? So, that's a total of 750 grams. Now, yung 15 pieces natin na large pouch, you can also sell it for 50 grams each. Pwede nyo ipackage pala siya ng 50 grams each. And the total is 750. So, pag kinombine po natin yan, it's a total of 1,500 grams or 1.5 kilos. Okay, proceed tayo dito sa cost per gram. Now that we know na 3,795 yung magiging investment natin for this one, we will just divide it to the total number of grams, which is 1,500. So, para makuha yung cost per gram, as a whole na natin siya, 3,795 divided by 1,500. Ano po yung 1,500? 1,500 is the total number of grams in that package or 1.5 kilo. So ngayon, nagkaroon po tayo ng cost na 2 pesos and 53 centavos per grams. Now, doon sa ating medium pouch, ang example doon is ipapack natin siya as 25 grams. So, magkano yung 25, ano yung cost ng 25 grams? So, mumultiply lang natin yung cost per gram na 2 peso and 53 centavos sa total number of grams na ipapack natin. So, in this case, 25 grams. Okay. So, ang isang pouch na 25 grams is 63.25 pesos. Ang pre-provide po namin dito sa package is just the blank craft pouch. Now, syempre, dito po sa package, ang pre-provide lang namin are the blank craft pouches. Now,
magpapagawa din po kayo ng sarili ninyong sticker for your label, ang pwede tayo mag-budget dito ng 3 pesos per sticker. Maganda na po yung 3 pesos na yan. So, i-add po natin yan sa cost. So, to total lang po natin itong dalawa. The cost now will be 66.25 pesos kasama sticker. Dito po sa markup, we can mark up between 50 to 200%. Okay? For the markup, naglagay tayo dito ng range na between 50 to 200%. 50 being a keystone markup or meaning yung conservative markup, we can peg, let's say we would like to mark up our price into 80%. Lagay natin 80%. Yan yung magiging markup mo. So, itong total cost, i-multiply natin by the desired markup, which is between 50 to 200, at ang ginawa natin sa example natin ay 80%, ito ngayon ang magiging markup mo. Okay? So, ang SRP is comprised of the markup plus the cost. So, itong total cost natin plus the desired markup na naging 53 pesos because we targeted an 80%, ang SRP ngayon natin ay lalabas at 119.25. Now, depending on the target market that you would like to pursue, you can increase or decrease your markup para ma-adjust nyo rin yung SRP ninyo. So, itong 119, round off na natin yan sa 120. Pwede naman. Now, if you will be selling in e-commerce platform like Shopee or Lazada, you have to consider yung fees na babayaran. So, for this, mag-peg na tayo ng 10% para covered na natin yung magiging target profit natin. Siyempre, pag hindi natin kinonsider kasi ito, yung profit mo, mahahati lang din dito sa mga fees na kailangan bayaran. But, if you're not planning to put it in any marketplace, nyari, Facebook marketplace lang, or sa through networking, pwedeng wala na ito. So, kung maglalagay man kayo, pwedeng maging part na rin siya ng buffer ninyo sa profit, magiging buffer. But since you would like to introduce your own brand to different kinds of platform, lalo na yung mga sikat nga ngayon na Shopee, Lazada, and TikTok, at least mag-peg na lang kayo ng at most pala, mag-peg na kayo ng 10%. Dito sa mga fees, ang basihan lagi is based on the selling price or your SRP. So, dito tayo magbe-basis nung fee na 10%. So, kunin natin your SRP times 10%. Oh. Meron ka ngayong ilalaan na 11.93 as service fee dun sa platform mo. Ngayon, ang percentage tax naman is na between 1 to 3%. Because of the train law nga, sinasabi nilang 1% na lang sa mga yung non-VAT. Pero pwede din kayo mag-peg up to 3%. Okay, so sabihin na natin, nag-start pa lang naman kayo, pero mag-peg na rin tayo at 3%. Siyempre, ang tax base pa rin yan sa selling price, not on the cost. Okay, so yung 119.25, kukuha na natin ng 3%. Okay, times 3%. Oh, meron nga yung 3.58 na kukunin as percentage tax. Now, balik tayo dun sa profit. You need to find out, after all this markup, magkano ngayon ang matitira sa'yo? Okay, so kunin natin yung total sales, selling price mo na 119, minus mo ngayon sa cost ng item, i-minus mo na din yung fees or other miscellaneous na mailalagay mo pa dyan,
and then less tax. So, ang magiging profit mo ay 37.5 pesos or 31%. So, after this, meron pa rin namang matitirang 31% sa'yo. Not bad. Ngayon, kung naisip mo na i-pricing siya ng mas mataas kasi ang target market mo nasa medium to high end, okay lang din. Maybe you can do 100%. Papalo lang ng 132 yung selling price for 25 grams. Ngayon, naglagay tayo ng ceiling na 200%. Okay, kung ilalagay mo sa 200% yung markup mo, almost 200 pesos ang isang pouch. Which is kung ang target mo ay high-end market, okay yung price na yan. So, kung ganyan man, ang susundin ninyong markup at 200%, of course, malaki yung magiging profit ninyo at 54% or 106 pesos. So, balik lang tayo dun sa ginawa nating medyo tama lang, 80%. So, yan po siya. Now, meron ka pang isang packing na pang 50 grams naman. Ganun din yung gagawin natin. So, same lang din, kunin natin yung cost per gram, which is pareho lang naman silang 2.53. Okay? 2.53. Now, magkano yung cost ng 50 grams? So, multiply lang natin. 2.53 times 50 grams, the cost is 126.5. Siyempre, papagawan mo rin ng sticker yan para mas presentable siya. Ang 3 pesos, magandang quality na yan. So, maghanap na lang po kayo sa mga Facebook page na nag-o-offer ng sticker printing. Marami naman po. Minsan may promo yan, piso lang. So, ngayon, itotal natin. 126 plus 3 pesos sticker. Ngayon, namuhunan ka ng 129.5 sa isang 50 gram pouch. Okay. We will apply same principle lang din. So for 50 grams, try natin mag-peg ng markup na siguro 90% kasi malaki naman yung packing, 'di ba? So magkano yung markup nito? Multiply natin yung total cost times 90% markup. So meron ka ngayong markup na 116.5. So, the SRP will now be, add natin yung cost plus your markup, you will be selling your 50 gram pouch at 246 pesos. And since you will be placing it in e-commerce platform, please consider the platform fees na nagpeg tayo ng 10%. So, kukuha na natin ng 10% yung selling price. 10%. So, meron nga yung platform fees na 24.61 pesos. So, kukuha, magde-deduct na rin tayo ng percentage tax na 3%. To know your profit, kunin lang natin tong SRP mo minus yung total worth of item, then minus the platform fee and minus the tax. So, meron kang profit na 84.56 or 34%. And now, let's check out your total profit. Okay, ang medium pouch natin, meron tayong 30 pieces. And yung large pouch, meron tayong 15 pieces. Now, we get the cost. Ang cost per piece ng isang medium pouch is 66.25. And yung large pouch, ang cost niya is 129.5. And then, we get the SRP per piece.
So, sa medium pouch, 119. And yung sa 50 grams is 246.05. Now, we get the total sales. So, kunin natin tong SRP, multiply natin sa total quantity ng medium pouch. That's 3,577 in sales. Ganun din sa large pouch na 15 pieces. So, 246 pesos times 15 pieces na pouch. So, overall, meron kang sales na 7,268.25. And now, let's get the total number of fees. So, i-less lang natin. Magkano yung fees ng medium pouch? It is 11.93 per piece. Multiply natin by 30 pieces. So, i-less natin is total of 357 for the medium pouch. And for the large pouch, kunin natin equals 24.61 times 15 pieces. So, overall, ang platform fees, pag nabenta mo lahat itong 7,268 sa platform, ay 726 ang fees. Now, bawasan din natin nung magkano yung total tax niya. So, 3.58. Okay. So, 3.58 times 30 pieces for the medium pouch, yan ang tax niya. And then, for the big pouch, 7.38 times 15 pieces. So, 218. Magkano ba lahat yung cost? So, mumultiply natin tong cost ng 30 pieces, medium pouch, sa 30 pieces times 30 pieces. Okay. And then, yung large pouch, ang total cost niya is 129.5. Mumultiply natin sa 15 pieces. So, ang total cost mo na ngayon is 3,930. O, akala ko ba ang total is 3,795 lang? Nag-add po kasi tayo ng sticker cost. So, pwede pala natin ipasok dito yung sa sticker na cost. So, nag-budget tayo ng 3 pesos times 45 pieces. So, 135. A total of 3,930. Okay. Pero sa computation ng per gram, ito lang ang sinama natin. Itong package plus the shipping fee. Add-on na lang tong ano, itong sticker. Add-on cost na lang siya. Okay, so magkano na lahat ang profit mo? Compute natin. Total sales ng 30 pieces, ha, yung 30 pieces natin, minus mo yung total cost niyan, kasama na po yung sticker dyan, minus mo yung platform fees or other miscellaneous fees mo, then less din natin yung tax. Ah, ito pala, tax. Ayan. Meron kang tubo na 1,124 pesos sa medium pouch. Eh, sa ano naman? Sa bigger pouch. So, ayun na, nag-auto-compute na siya. I-copy down na lang natin yung formula. Ayan. Sa bigger pouch, meron kang profit na 1,268. So, pag tinotal nyo po yan, overall nyo na profit is 2,393.38 or 33%. Not bad. Actually, malaki na rin po yung, basta pumatong na siya ng 30%. It's good. So, naglabas po tayo ng total of 3,930 comprise of the business package, the shipping,
and then the sticker. Nabenta natin at this markup. So, ito po ang naging result. Pag na-sold out natin 100%, it's 7,268 pesos. And ito po yung magiging profit natin sa nilabas natin na 3,930. Ayan. Ito po ang ating profit. Okay po. Okay, just a few reminders and tips lang po, which is applicable to any business na gusto nating itayo. Number one is buy low and sell high. So always look for suppliers or sources na mababa ang pricing without compromising the quality. So hindi naman po ibig sabihin na mababa ang presyo, low quality. Susuriin niyo rin po yung mga suppliers ninyo kung quality ba yung products natin, ang products nila. Fortunately for Crafty Natty, we set our prices on the affordable range and we give extra discounts doon sa mga wholesale ang bibilin. So of course, pag bumili po tayo ng wholesale, mas mababang mabibigay ng supplier yung prices. Second is know your target market. Your target market will also determine your SRP. So kung ang tinatarget po natin is nasa medium to high-end market, of course, yung pricing na isusunod natin, yung nandun din sa mas mataas na range. And same also kapag dun ka naman sa low to medium, nandun lang tayo sa moderate pricing. Third is create marketing strategies for your own brand. Ngayon po halos lahat nasa social media na. So mas maganda i-leverage po natin yung power ng social media to introduce our own brand. Let's create daily posts on Facebook, Instagram, TikTok kasi andun po yung possible na target market natin. And kung kaya naman pong mag-create ng ads or boosting or mag-live, better po yun. Tea is a growing market. Many opportunities to grow. Now, Philippines is predominantly a coffee-drinking country. There is a growing interest on tea products na nagbibigay ng specific health benefits. According to some research, the tea market in the Philippines was equal to $55 million in 2015. And then the forecast by 2025 is that the tea market is going to reach $110 million. So, ibig sabihin, marami pa po tayong opportunity to grow in this niche. And also, younger people or the millennials are choosing all natural and organic teas as part of healthy lifestyle. And of course, millennials represent the biggest consumer group.